habang nag-interview tayo. So yan po, pinapatali ko lang guys yung aso ni nanay bago tayo tumuloy. At baka man din tayo makagat. Ay, huwag naman siya. Yan, itali muna po saglit. Apakawalan nyo na lang pagka nakaalis ako. Magandang umaga po, nanay. Ano nga pala pong pangalan ninyo? Ano po? Ay, LB po. LB. Ayan po si nanay LB. Kuya, ano pangalan mo pala? Ruben. So, yun yung anak niyo po, nanay. Anak ni nanay na meron po siyang kwan, kapansanan, gano'n. Napulyo po. So, nanay, dito po na kayo at interview ko yung saglit. Yan. Ay, ilan po kayo na ditong nakatira? Kayong dalawa lang po. So, yun, si nanay, dalawa. Ano po yung inapagkuhanan ninyo ng pang araw-araw ninyo? So, yun, pamangkin. Eh, may mga anak po kayo? May mga anak kayo, malalayo at ipan. May mga asawa na. Hindi po sila nagbibigay sa inyo kahit? Hindi man din. So, yun. So, wala po kayong inapagkuhanan dito ng kaunting makakain? Talagang bigay lang po? Yun. So, nakapagsabi po sa akin ay si Nanay Taba. Sinong Taba yun? Kasi Estrella po. Estrella? Ay yung isa po niyang kasama sa palengke na nakapagsabi sa kanya na yun nga po ay nangangailangan kayo ng kwan dahil na may yung mga nagbibigay lang po sa inyo ano, kaya pumunta po ako dito kahapon para maisama ko kayo dun sa aking vlog at mabigyan kayo ng kaunting makakain ano po. Tapos may kuryente po kayo dito. Hindi naman po mainit pagka. Hindi naman ano. So yan yung ba. Ay tubig po. Ay tubig. Ay sa ulan. Natawad ako ng sa ulan. Sa ulan. Naipupula ang ganyan. Ay yung inumin pang tubig. Ang inumin ko ay sa tating kasada. Baga tutoy doon ko ay may gripo. Yung na nagapot lang ako ng pais. Isang milking. Pero ilan po ang anak ninyo? Talaga yung isa siya, tapos ilan po yung malalayo? Malalayo ay kwan. Yung lima pa. Lima pa po. Wala po dito with, sa Pola po, wala sila? Meron sa Pola yung si Emmanuel. Emmanuel. Eh, hindi naman po nabisita at nagbibigay siya yun. Nabisita naman ay dila, ipibantayan niya ay itong lupa na ito. So. Ay mga alaga po, may mga alaga kayo dito? Wala, may manok lang. Manok lang. Ayun, yung mga manok na yun. Ay, saging po. May saging kayo, ganun. Hindi ako makapagtanong ng anak ng alahin sa nanay. So, yun yung inaalagaan ni nanay. Si Kuya Ruben, ano po? Ruben, may polio siya. So, ilan taon nyo na po siyang inaalagaan? Pagkabata na yun, gaya na siya. 37 na siya ngayon. So, 37. So, yun. So, pwede pong ilibot ko yung kwan, yung camera ko dyan sa bahay ninyo. Pakita po natin ito dun sa mga manunod. Ano po? At malay nyo po at bigyan kayo ng tulong at merong may mabuting pusong magbigay sa atin. Ano? Oo, yun. Asama natin. Ano? Ay, kamusta naman pala? Ay, sige po. Alibot ko muna yung mga ano, dito muna sa labas at sa loob, ano? So, ito po yung bahay ni nanay. LB, ano? LB. So, ito po yung
Pero yung harap po ng bahay nila, yan. Yan. Ito yung sa tagiliran ng medyo bangin area. Yan. So, hindi tayo makapasok ng bahay yan dahil bang. Tapos, ito yung... Ito yung likod. Plywood. Yan. At ere nasa may gitna, nasa may bangin din ere. Tapos ere. Ere yung likod ng kusina. Ayan. Ayan. At yung mga yero yung gamit-gamit na rin. Ayan. Ere yung lutuan ni nanay. At kusina. So, ito yung CR naman ni nanay na sirang-sira na rin. So, yan. Walang bubong. Mga kabadis, walang bubong, walang dingding. Kailangan ng ayusin. So, alibot ko naman po doon sa loob. Pwede pumasok po sa loob. So, ito yung loob ni... Yung... So, dito na yung banggirahan nila ni nanay. Ito yung lutuan. Yan. Tapos... Dito, ere yung pinakangkwan ninyo. May natutulog ko dito. Ay, ere parang kainan ninyo at sala. So, ito yung kainan at sala. Tapos, kuya, pwedeng picturean? Video. Ito si, hi po ka dyan, Kuya Ruby. Hi. At makikita kayo sa buong mundo kasi YouTuber eh. Oo. Oh, yan. May, hi. Pwedeng ipakita natin yung kwan mo? Oo. So, yung may pulyo si Kuya. So, ito talaga yung pinunta natin dito at mabuta natin ng tulong si Kuya Ruby dito at si nanay. Dahil nga, binibigyan lang siya ng pagkain ng mga pamangkin niya. So yan, ito yung dito po kayong dalawa nanay. Nahihiga. So ito yung maliit na kwarto nila. Wala man lang drawer. Nanay ko eh. Oh, yan. Hay. Oh, yun yung bintana. Nakakasilip ka naman dong, kuya. Hindi mo ya umuwi pa eh. Ayun, hindi na. Lagi nakaupo lang. Ah. Lilit si Rian ay nasira. Kaya ako ko. Kakakit naman siya sa wheelchair. Wala na ngayon. So yun, dati daw ay may wheelchair si Kuya Ruben. Ay ngayon ay nasira na. So pwede naman po kayong mag-wish mamaya pagkatapos po natin ng usapan. At bibigyan ko kayo ng oras para humiling kung ano po yung kahilingan ninyo na galing sa puso ninyo. Ano? So yun. So yun yung bahay ni na nanay. So, yan. Eh, nanay, kamusta naman no? Pagka malakas ang ulan, natuloy yung bahay ninyo dito? Hindi naman tutuloy at bagong patabubong ko yan nung galing sa barangay na yero yan. So, ibig sabihin po, nung bagyo ito, ay tanggalan yung inyong, ay saan po kayo pumunta? Doon sa multi-purpose, doon sa may tabing karsada doon. Pinalipat kayo doon, ho? Tapos, ho, nung bumalik kayo dito nung may bagyo, wala yung mga bubong ninyo. Sirang-sira ito? O yung bubong lang? Bubong na. Giba? Giba talaga po. Tapos, nag-issue po yung barangay ng calamity fund. Nabigyan kayo ng yero. Pero yung iba yung yero na luma, ikinabit nyo na rin po. Ano? So yun, nakikita ko, ito lang po yung bago. Ito yung bago na color off. Katulad dito nung color off na bilinag ko doon kay nanay sa Bangaway po. Na-issuean din siya ng ganitong color off. So ito po yung mga luma ninyo. Yung, yan yung, dahil nga kulang pa yung yero ninyo, yun ang kinabit na rin ninyo. Ay, yung kahoy nyo po, ay yung inupa ko na paglagari ng yung mga natumbaho ng niyog. Niyog. At pinaupan niyo na lagari. Pero yung iba po na pwede pa pinag-aari niyo na rin po.
katulad nitong mga kahoy na ito. Ano? Luma ito. Ayan, mga agapok na. Oh. Ayan. So yung guys, yung mga kabadis ko dyan na nakakapanood at may mabuting puso na gustong tumulong kay Nanay LB. So lalo na po dun sa CR, ay open po tayo sa pagtulong para sa kanya. So pag may bagyo po Nanay, naalis kayo dito, napunta kayo dun sa may baba po. Mga gawa ito, hindi pa nabagyo. Ayo, pagka example pag may bagyong malakas, nalipat ho kayo, ano? Lilipat ho kayo para kasi hindi po masyadong kwan yung mga kahoy ninyo. So Nanay, ere yung aking kwan. Pabukas na lang po at palagay dyan sa lamesa. Yan yung aming tulong po sa inyo. Yan, ilagay nyo po dyan. Yan. Meron po yung kape, gatas, asukal, biskuit, noodles at dilata po at bigas. So malaking kaluwagan na rin po yan sa inyo. So yan. So yan. Yan kuya. Yung pagkain, ha? Makakain ka ng kakaibang kwan din, yung mga biskuit, no? So Nanay, ano pa po yung kwan? Kahilingan ninyo. Doon sa mga manunood nating nakikinig na may ginintuang puso na willing pong tumulong sa ating mahirap, ano, sa katulad ninyo at yung nakakaluwag po sa pera. Ano po yung hiling ninyo sa kanila na pwede nyong hilingin? Yung kubeta po na mapaayos, ano? Malagyan ng bubong at dingding. At yung pa po, yung yero ninyo na luma na ay, at yung kahoy, ano? So, ano pa po yung kwan? Bukod dun sa CR ninyo na dingding at itong mga yero ninyong luma at yung mga gapok na kahoy dyan, ano po yung kailangan ninyong pangalawa? Saka naman yung puso yung ilaw namin at yung magang kwan. Ay, solar ho. Solar. So, yun. Yung pangalawa ay solar na para po sa araw ay may charge. Sa gabi, pwede kayong mailaw dito. Maliwanag ang inyong gabi, ano ho. Yun, mga kabadis. Napaka ganda kung sakaling maliwanag dito sa gabi, ano? Sige ho. Ano pa ho? Yung kwan? Yung pwede ninyong hilingin? Yung nagayan man lang ang damit namin. Ayun. Durabox ba kayo? Oo, Durabox. So yung guys, yung lagayan ng damitan ni Nanay at ni Kuya. Durabox. Kuya, ano? Durabox? Mamaya tatanungin natin si Kuya kung ano yung kanyang kahilingan. Ano pa po, Nanay? Yung panghapat yung kahilingan? Yung po naman ay yung pang-araw-araw. Oh, gastusin po sa pang-araw-araw. So yung mga kabadis, uulitin ko yung kahilingan ni Nanay LB ay yung CR nila ay mapaayos ng maganda. Hindi namang magandang maganda, yung simpleng maayos at mayroong privacy, yung magandang paliguan at mag-CR. Tapos so yung pangalawa na kahilingan ni Nanay ay yung solar na pang-ilaw nila sa gabi, na sa pag-umaga na may araw ay pwedeng mag-charge ito. At pagdating naman ng gabi ay nagbibigay ng ilaw sa bahay nila na madilim. Dahil nga, ere nga po, lampara lang sa gas ang gamit nila. Dahil nga po malayo ito
doon sa pinakang bayan mismo ng pailahan, ay walang linya ng kuryente dito. So, yung pangatlo ay yung Dora Box na lalagyan ng mga gamit ni nanay at ni kuya. Ay sana po ay maibigay natin doon sa may mga mabubuting puso dyan na nakikinig. At ang pang-apat po ay yung financial na gastusin nila sa pang-araw-araw nila. Lalo na nanay, may ano po yung kwan, meron po kayong negosyo dati, pinagkakitaan dati. Sa bahay lang po talaga kayo. So yun, si nanay lang po talaga ay dito lang sa bahay. Ilan taon na po kayo? 74. Tapos hindi pa po nasahod kayo sa senior, ano ho? Hindi pa. Wala pa ho eh. Lahat po ng ini-interview ko na senior, ayun din ang kahilingan. Na pag may sahod daw yung 4-piece, ay meron din ang senior dapat. Eh, ngayon po wala pa. Ano ho? Maghintay-hintay lang po at malay nyo po at dumating na din ano ho. So, tatanungin naman natin si Kuya Ruben. Ruben po ano? Kuya Ruben, kung anong kanyang kahilingan, ipakita yung kanyang kwan. Pakita natin kuya yung kwan. So, may polio si kuya mula pagkabata. At nahingi siya ng counting wishes sa mga manunod dyan na may mabuting puso, may kakayanan tumulong, may kaluwagan sa pera, na willing magbigay ng counting tulong para kay Kuya Ruben na lagi na lang po siya dito sa bahay dahil nasira po yung kanyang wheelchair na dati pa niyang ginagamit noon. So, anong kahilingan mo, Kuya? Wheelchair? Nahiling ka ng wheelchair? Yung may gulong? Ituro mo yung kwan. So, yun yung inihiling ni Kuya. Yung gulong niya na luma na yon, na wheelchair niya dati. Nang dati, nung may wheelchair ka, nakakakong ka dito? Ay, dito sa loob. So, mga kabadis, mga manunood, at mga tagapakinig. So, kung bibigyan natin ng wheelchair si Kuya, dito, nakakakuan siya dito. Nakakaikot-ikot siya at nakakatingin siya doon. Nakakatingin ka na doon pagka-wheelchair na. Ayun. So, yun, yung kahilingan ni Kuya. Doon sa mga may kakayanan diyang magbigay ng wheelchair. Ayun, pwede po si Kuya. Tutoy ko niyan, may lawan, may... Ay, may plywood po. Plywood, may plywood, ay nagtugatan yung kanyang pa. Oo, kaya nga. Bago, so, yeah. So, yun. Note natin dito na wheelchair para kay Kuya. Kay Kuya Ruben. Ano? Doon sa mga kabadis ko dyan, mga manonood, may mga gininto ang puso na may kaluwagan sa pera na willing pong magbigay ng tulong para kay Nanay LB, ay open po tayo. Meron po tayong, pwede nyo po akong kontakin dyan sa YouTube ko. May number po ako dyan na nakasulat. Pwede nyo po akong tawagan. Pwede rin po kayong mag-message dyan sa number na yan at doon sa YouTube. Pwede rin kayo doon mag-comment. At pwede rin nyo pa akong kontakin sa Facebook ko na Noriel Merculicia po. Nang sa ganun po, yung tulong na maibibigay ninyo kay Lola at kay Kuya Ruben ay may direkta nating maibigay sa kanya. So yun po. So, nanay, ano po yung masasabi ninyo dyan sa bigay namin po sa inyo? Salamat. So, yun po, nagpapasalamat si nanay. Kuya, ikaw, anong masasabi mo dito sa bigay ko? Salamat po, kuya. Salamat. Kuya. Ayun. So, salamat din daw. Ay, doon po pa po sa
susunod na magbibigay po sa inyo ng tulong, yung mga may gininto ang puso na willing pong magbigay sa inyo ng tulong, ano pa po yung pwede ninyong sabihin sa kanila? Salamat daw talaga. So yun po. So dun sa mga nakikinig na willing pong magbigay ng tulong kay nanay at kay Kuya Ruben sa wheelchair niya, at sa solar, dun sa CR, sa bubong ng bahay. So maraming salamat daw po. At papasalamat si nanay. So open po tayo doon sa pagtulong sa kanila. Kontakin niyo lang po ako at ibibigay ko po sa kanila ng buong buo yung mga tulong na iabot ninyo. So kuya, ano pa yung kwan ninyo? Yun lamang, wheelchair lang. Yung nga, okay. Pagkain lang, arin tutoy tama. So yung kwan. So yung apat na kwan ni kailingan ni nanay at panglima yung kay kuya na wheelchair. So yun po. So yan po yung bahay ni Nanay LB. At natulungan natin siya. Shoutout pala kay Nanay Panang, yung nag-guide sa atin dito kahapon para matuntun yung bahay ni Nanay LB. So, kaya ako nalaman din ito kahapon dahil kay Nanay Panang. So salamat po at naging kagapay kayo para makatulong dito kay Nanay LB. At kay Kuya Ruben, isang kaway naman yan kuya. So yun, kapag nagbigay po kayo ng wheelchair at dadalhin po natin dito kay kuya. At pag nandyan na yung wheelchair, anong kwan mo masasabi? Pag nandyan na yung wheelchair mo, na ganyan ganyan. Natawa si kuya. So dyan, sa mga manunod dyan na talagang willing magbigay ngayong panahon ng pandemya, oh. Tawa si kuya, talagang masaya pagka... So yun po nanay. So yun, si Kuya Ruben, masayang masaya at lalo magiging masaya yan kapag nabigyan natin ng stroller, no? So yun nanay. So nanay, magpapasalamat ako sa kaunting oras na ibinigay ninyo sa akin para mabidyohan ko yung bahay ninyo, maipakita natin sa buong mundo at hingan kayo ng kahilingan na pwede nating iparating doon sa may mga mabubuti pong puso na willing po na magbigay at huwag po kayong mag-alala kapag po may nagbigay ng garito. Ibibigay ko po sa inyo ng buo. Ano? At video po natin ng pangalawang take. So, ganun din si kuya. Kung merong magbigay sa kanya, ihatid ko po dito sa kagubatan dito. At nang sa ganun ay maging masaya lalo si kuya. At makakaikot-ikot na siya nung yung kanyang wheelchair doon. Eh, makakaikot-ikot na siya dyan. Sa buong, dyan sa sahig na yan. Ikot-ikot ka dyan. Yun. So yun, nagbigay na naman tayo ng isang mas nakapagpangiti na naman po tayo sa magnanay. So yun po, no? Salamat po nanay. Salamat sa oras, ano? Kuya, no? Sa pag-interview sa inyo. At God bless po sa mga manonood po at sa mga nakakapanginig na way tusukin sila ng mga kahilingan natin. Ano po? So yun lang po. Sabi ko nga po lagi ay ang pagtulong sa kapwa isang malaking gintong bagay sa langit. So yun po. So God bless po sa atin. Nanay, ano po? Salamat po.